Kamusta mga ka-hoops? This is MarlHoops TV. Dekada 90 under coach team ko ng noon ay masasabi nating isa sa mga kinatatakutang team ang Alaska Milkmen sa mga panahong iyon. Kabilang na dito ang Grand Slam ng Alaska way back 1996. Pero matapos nga ang Grand Slam na iyon ay kung saan ay nagdesisyon si Jeffrey Carriazo na mag-sign sa noon ay rebuilding Mobiline Cold Hulls. At 1997, nang makuha ng Alaska Milkmen si Kenneth Durendez na isang magiging magandang pamalit sa naiwang pwesto ni Jeffrey Carriazo sa Alaska. Noon naman ay kaagad nilang nakuha ang kampiyonato sa 1997 Governor's Cup. 1998, nang muling mag-champion ang Alaska sa All-Filipino Cup. At ngayon ay dadako na tayo sa main topic ng episode na ito na pag-uusapan natin ang naging import ng Alaska Milkmen way back 1998 na tumulong para sa ikasyam na kampiyonato ng prangkisa ng Alaska. Ito nga ay si Devin Davis na isang American Spanish basketball player na may official height na 6'7" na bago pa nga ito maging import ng Alaska Milkmen ay nakapaglaro na din ito sa Idaho Stampede ng NBA D-League at sa siyudad de Huelva ng Espanya. 1998 Commissioner's Cup nang makuha ng Alaska ang ikasyam na kampiyonato matapos talunin ang San Miguel Beermen under coach Ron Jacobs for the second time sa season na yun. Na dito ay nauwi din ni Devin Davis ang Best Import Award matapos itong makapagtala ng quality numbers na may 28.5 points at 11.3 rebounds para matulungan ang Alaska na makuha ang 1998 Commissioner's Cup Championship. At 1999 Commissioner's Cup nang muling tapikin ng Alaska Milkmen si Devin Davis para maging reinforcement sa Commissioner's Cup sa pagbabakasakaling makasungkit muli ng kampiyonato. Na dito ay natapos naman ng Alaska ang elimination round as number 1 seed sa record na 6 wins and only 2 losses na may twice to beat advantage at makaharap nila ang Mobiline Phone Pals na kaagad naman nilang tinalo upang umadvance sa semifinals. At dito ay nakaharap nilang muli ang San Miguel Beermen, bandera nila Danny Ildefonso at Danny Siegel na inabot lamang ng Game 5 upang mapataob ng San Miguel Beermen ang Alaska Milkmen upang eliminahin sa komperensyang iyon. At kung kakamustahin naman natin si Devin Davis sa ngayon, ngayon nga ay retirado na siya sa pagiging basketball player. Pero sa pagiging basketball player lang ha, 2014 to 2015 nang maging parte ito ng coaching staff ni Anthony Grant bilang strength and conditioning coach sa University of Alabama. At ang kasalukuyan ngayon nito bilang Director of Player Development ng Dayton Flyers. How you doing, D-Town? This is Coach Devin Davis. I'm from Miami, Florida. I actually went to Miami, Ohio. We played against you guys a lot. Happy to be here. Who was my favorite role model growing up? I have a couple teammates. Guys went to my university that was older than me. Doug Edwards, Ben Hanks. Just seeing guys come from where I come from and then taking the next level from college, from high school to college. And growing up in the same area, you know, when you see that, it makes it easier, or you have that example of what it takes to make that next step. Favorite food, oxtails. That's actually the beef tail, the cow. My favorite basketball college moment was playing in Dayton, winning the first round of the tournament, going to the second round. Great experience. Thing I like about Coach Grant's loyal guy. If you know him and you're a friend of his, you're a friend for life with him. Favorite movie, Usual Suspects. I gotta go. So, ayun nga, hanggang dito na nga lang muna tayo. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout muna sa ating kaibigan na si Sir Joey Boy Adventure. Siya po ang nag-request ng episode na ito. At shoutout din po kay Sir Mark Nel Kiambao at Beatles Caesar. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panunod. God bless po sa inyo.
At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang i-like ang ating Facebook page, MarlHoops TV, at mag-subscribe. At i-click mo na din ang notification bell button para maging updated kayo sa mga latest videos natin. Samahan niyo akong muli sa mas pinaganda pang mga videos na mapag-uusapan natin. Maraming salamat nga pala sa inyong suporta at panonood. Hanggang sa muli.